legend. You had to be the legend. Fighter comparison segment. Manny Pacquiao versus Jorginus Ugas. WBA Welterweight Super Championship World Title Fight. Narito na ang pinakamalaking laban sa taon na to. Datagundong na hiyawan sa bawat suntok na bibitawan ni Manny Pacquiao. Luzon, Visayas at Mindanao. Let's go mga mare at pare. Sumba dare na! Na si Manny Pacquiao. Hindi lang dito sa Pilipinas ha, kundi pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Buhay na naman ang mga boxing fans at lahat na umiidolo sa ating pabansang kamao. Dalawang linggo bago ang bakbakang Pacquiao vs. Spence Jr. ay biglang inanunsyo ng PBC na hindi na nga matutuloy ito. Nagkamok ng retinal tear sa kaliwang mata si Errol Spence. Na-injured niya ito sa kanyang isang sparring session at kinakailangan ng agarang surgery, kaya napilitang umatras sa laban ang kampo niya. Kapalit nito ay si Jorginus Ugas na dapat sana undercard lang sa Pacquiao Spence main event. So sino nga ba itong bagong makakalaban na pambansang kamao natin? Kilalanin si Jorginus Ugas, isang Cuban boxer na kasalukuyang nakatira sa Miami, Florida, USA. Si Ugas ang may hawak ng titulong WBA Welterweight Super Champion belt. Actually, titulo ito ni Manny Pacquiao na napanalunan sa last fight niya kontra Keith Thurman. Kaso tinanggal ito ng WBA kay Pacquiao dahil mahigit dalawang taong hindi na idepensa ang titulo. At ipromote si Ugas mula regular champion into super champion. Hindi basta-bastang kalaban si Ugas. 2005 amateur world champion at bronze medalist sa 2008 Beijing Olympics. Narito ang kanyang mga notable pro fights sa kanyang career. September 2020, Ugas vs. Abel Ramos. Panalo si Ugas dito via split decision. July 2019, Ugas vs. Omar Figueroa Jr. August 2016, Ugas vs. Jamal James. At ang pinakamatinding nakalaban niya ay si Sean Porter, WBC Welterweight title bout. Binasa na ni Ugas ang kaliwang mata ni Porter sa round 10 na kanilang bakbakan, pero natalo nga siya via split decision. Ang tanong ng mga boxing fans ay malakas nga din ba itong si Jorginus Ugas? Ang sagot ko dyan ay oo. Hindi dahil sumusuntok din ito, kundi syempre kukuha tayo ng base sa abilidad na kanyang kamao. Cuban boxer ito ha? Alam naman natin na ang Cuba ay the land of the amateur boxers sa buong mundo. Kapag sinabi natin Cuban amateur boxers, ay ang bansa lang naman nila ang may pinakamaraming nasungkit na gintong medalya sa Olympics. Kaya nakasentro at biyasa talaga ang Cuba sa larangan ng boxing. Dagdag ko lang, ay technical boxer din itong si Ugas. Matalino, armado at maraming bala na suntok ang kayang bitawan nito. Pero may problema lang tayo kaunti kay Ugas. Medyo dirty fighter din kasi ito. May isang laban nga siya na binawasan ito ng puntos dahil sa low blows. At sobrang gulang din gumaglaro. Aside sa malaking mama si Ugas, ay baka gagamit ito ng mga pinagbabawal na taktika sa laban. Huwag naman sana, pero alam ko na pinaghandaan na yan ni Manny Pacquiao kung sakaling mangyari man iyon. Kaya kampante lang tayo na hindi maiisahan pa ang pambato natin. Si Jorginus Ugas ay mayroong record na 26 wins, 4 losses, 0 draw, 12 knockouts at 40% knockout ratio. 35 years old, 5'9" ang height, 69 inches ang haba ng galamay nito. Orthodox or right-handed, 11 years as a pro boxer. Kung titignan natin ang record ng dalawang boksingero, ay lamang ng 36 na panalo si Pacquiao. Naka-4 na talo na si Ugas at 7 talo, 2 tabla na laban naman para kay Pacman. Mas marami nang pinabagsak ang pambansang kamao natin. Mas mataas ng 14% ang knockout ratio ni Manny Pacquiao kumpara sa Cuban boxer. 7 years ang agwat na kanilang edad. Mas matanda nga ang pambato natin. May katangkaran itong si Ugas na sa 5'9 ang height at 2 inches na mas mahaba ang galamay nito. Kaluwete laban sa kanang kamao at mas lamang sa karanasan si Manny Pacquiao. Konting trivia tayo patungkol sa personal na buhay ni Jorginus Ugas. Nung bumutok na ang balita na ni-honor ng WBA ang super champion belt ni Pacquiao kay Ugas, ay kumalat ang litrato ni Ugas kasama ang kanyang esposa at video nito na simpleng celebration dahil siya natanggap na titulo. Vocal nga rin si Ugas na magsalita patungkol sa problema ng kanyang bansa. Katangian ng isang matapang na pagkatao. Makikita natin ang mga videos na yan sa kanyang Facebook, Instagram at TikTok account. Pero mayroon nga din karamdaman sa katawan na iniinda ang Cuban boxer. Alopecia o ang pagkalagas ng mga buhok sa parti ng ulo at sa mukha ng isang tao. Questionable, nakakayanin pa ba ni Manny Pacquiao
kanya? Sa edad na 42 years old, ay nandyan pa rin pa ang bangis at galing ng isang Manny Pacquiao? Actually mga pare, pinatunayan na yan ng pambansang kamaon natin makailang beses na. Kung babasayan natin ang last 3 fights niya, napaka-impressive niya ang performance ni Manny Pacquiao. Mas bata at may hamak na mas malalaki ang nakasagupa ni Sir Manny, pero binugbog lang na ito ni Pacman. Sabay-sabay nating ipagdasal ang tagumpay ni Manny Pacquiao sa darating na laban niya. Tagumpay ni Sir Manny ay tagumpay nating mga Pilipino. Itaas ang bandila ng Pilipinas sa buong mundo. Hindi tayo pasisiil sa ibang lahi. Hanggang sa uulitin, this is Paring P. At your service! Maraming salamat! Sumbagana na!